mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, Provincia Aklan. Sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 at 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, October 20, 2023. Pamamahagi ng food and educational assistance sa mga Aklanon mula sa tatlong mga senator naging matagumpay. Naging matagumpay ang isinagawang pamamahagi ng food at educational assistance sa mga Aklanon mula sa tatlong mga senator na ginanap sa ABL Sports Complex nitong October 18, 2023, kung saan nasa 2,000 na mga Aklanon ang nakatanggap ng naturang pinansyal na tulong. Ang nasabing tulong ay mula sa tatlong mga senator na sina Senator Bong Revilla Jr., Senator Joel Villanueva, at Senator Rafi Tulpo. Habang personal naman na pinangunahan ang nasabing aktibidad ni na Aklan Governor Jose Enrique Joaimra Flores, mga miyembro ng Aklan Sagunang Palalawigan at PSWDO sa pamuno ni Ms. Evangelina Galega. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng gobyerno probinsyal na Aklan sa naibigay na tulong ng mga ito sa mga Aklanon, lalo na sa mga stock beneficiaries at mga estudyante sa probinsya ng Aklan. Ere Chibriones, Kalibog Cable News. LGU naman siya, nakakuha ng mataas na marka sa Peace and Order Council Performance Audit ng DILG. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Masayang inanunsyo ng local government unit ng Numansha ang nakamit nitong 86.20% na marka sa kamakailang Peace and Order Council Performance Audit na isinagawa ng isang pangkat ng makilalang assessor mula sa DILG at iba pang respetadong ahensya sa rehiyon. Ang nasabing tagumpay na ito ay hindi umano magiging posible kung wala ang dedikasyon ng mga bumubuo na LGU Numansha. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng lokal na pamahalaan sa bawat miyembro ng LGU dahil sa kanilang pagsisikap at suporta upang makamit ang naturang marka. Ang lokal na pamahalaan ng Numansha ay patuloy na nakatuon at nagsisikap sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Libreng serbisyo ng agriculture sa baryo ng LGU Banga patuloy na isinagawa. May detalye sa balita, si Jill Rosales. Patuloy na isinasagawa ng local government unit ng Banga sa pamumuno ni Mayor Noel Redison ang agriculture sa baryo sa mga barangay na sakop ng nasabing bayan. Nito ay 11 ng Oktobre, naghatid ng mga libreng serbisyo ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office at Municipal Treasurer's Office sa Barangay Ugsod. Kabilang sa mga inihatid na libreng serbisyo ng munisipyo ay ang mga sumusunod: free insurance on crop, rice, corn, HVC, distribution of PCIC, IEC materials, at anti-rabies vaccination para sa mga alagang aso at pusa na kung saan maraming mga residente ang nagdala ng kanilang mga alaga para maka-avail ng libreng bakuna kontra rabies. Ang agriculture sa baryo ay isang programa ng local government unit ng Banga sa inisyatibo nila Mayor Noel Redison at SB Stanley Lee Makahilig, SB Committee on Agriculture, para tulungan ang mga magsasakang banganhon na mas maging produktibo pa ang kanilang mga produksyon sa kanilang mga pananim at bigyan ng naaangkop na pangangalaga ang kanilang mga alagang hayop. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Malay Municipal Police Station Headquarters, itinanghal na kampiyon sa isinagawang First Cups Cup and Malay MPS Sport Fest 2023. Itinanghal na overall champion ang Malay Municipal Police Station Headquarters sa isinagawang First Cups Cup and Malay MPS Sport Fest 2023. Sa kabuuang 60 points, nakuha ng Malay MPS Headquarters ang gold medal para sa chest at sila din ang first runner-up para sa 4x100 meters sprint relay, swimming 4x50 meters relay at iba pa. Habang pumangalawa naman sa Presto, ang Police Community Precinct 3 na sinunda ng Police Community Precinct 1, Police Community Precinct 4, Police Community Precinct 2, SWAT,
Police Community Precinct 5 at MSPU. Ang bawat unit at presinto, kabilang ang kanilang mga kalahok o police athletes, ay nagpakita ng pambihirang kakayahan at sportsmanship sa naturang event. Ang mga kupunan ay ginawaran ng plaque habang ang overall team winner ay tumanggap ng cash prizes. Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Dionis O. Amugis, ang First Cups Cup at Malay MPS Sport Fest ay bahagi ng 5 focus agenda ni Chief PNP Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. sa ilalim ng personal morale and welfare at sa gabay na rin ni Western Visayas Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor. R.I.G. Briones, Calibo Cable News. Turistang nagbakasyon sa Isla ng Boracay sa buwan ng Setyembre, bumaba ang datos. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Bumaba ang bilang ng tourist arrival sa Isla ng Boracay noong buwan ng Setyembre ngayong taon. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, may kabuuang 124,491 na turista ang bumisita sa isla noong nasabing buwan. Lumalabas na ang buwan ng Setyembre ang may pinakamababang bilang ng tourist arrival ngayong taon. Gayunpaman, ipinapakita rin ng year-to-date data na ang bilang ng international tourist arrival ay tumaas ng husto noong 2023 kumpara sa unang dalawang taon ng post-pandemic. Nakapagtala din ang domestic tourism market ng mahigit 1 milyong arrivals para sa unang tatlong quarter o 77% ng kabuuang mga bisita. Samantala, ang Malay Municipal Tourism Office ay nananatiling positibo na makakamit pa rin ito ang target na 2 milyong turista sa isla sa pagtatapos ng taon. Nika Bautista, Calibo Cable News. Sugundanan nga dapat tandaan it mga kandidato sa nagahilabit nga barangay and SK Elections 2023 maghalin sa pamunuan kung aton nga Aklan Police Provincial Office. Brusukat kung mga posters ug streamers nga gintagana i-Comelec hayrong mga masunod. Indi magsobra sa 24 pulgada rong gapad ag 35 pulgada rong haba kung mga posters. Ag para man sa mga streamers, hindi dapat magsobra sa 36 pulgada rong gapad ag hasta gamang sa 48 pulgada rong kahabaon. Sa mga ginapamudpod nga pamphlets, leaflets ag stickers ay may sukat gamang nga 8.5 pulgada rugapad ag 14 pulgada nga kahabaon. Kinahanglan man nga ipresenta ro mga individual nga nagsabat pinansyal sa tanan nga mga materyales gamit sa pagpangampanya. Ro mga campaign materials ay mahimo maitakod sa pribadong lugar nga may nagakaigo nga pahanugot sa legal nga nagapanag-iya. Mahimo man nga magtakod sa mga lugar nga gintagana kung Commission on Elections. Tandaan, ro kandidato ay pwede gamang maggasto hasta 5 piso kada sambilog nga rehistradong botante sa barangay. Ginapadumdum gid ro atong mga kandidato nga magsumite kung andang pagsatagsa nga Statement of Contributions and Expenditures hasta sa November 29, 2023 gamang. Mga empleyado ng LGU Tangalan, sumailalim sa PhilHealth Consulta, mass registration and profiling. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Sumailalim sa PhilHealth Consulta Mass Registration and Profiling ang mga empleyado ng Local Government Unit ng Tangalan nitong October 16, 2023. Nasa 117 na mga LGU employees na active PhilHealth members ang matagumpay na nakapagrehistro sa Consulta Package. Ang Consulta Package ay isang primary care benefit program ng PhilHealth kung saan ang mga active members na nakapag-register ay maaaring makapag-avail ng libreng konsultasyon, health screening and assessment, libreng laboratory at diagnostic test, at mga piling gamot. Nagpasalamat naman ang LGU Tangalan sa pangunguna ni Municipal Mayor Gary Fuentes sa pagsuporta sa naturang health program. Nika Bautista, Calibo Cable News. Payout ng emergency cash transfer para sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyong Paeng, isinagawa sa Bayan ng Calibo.
Isinagawa sa bayan ng Kalipo ang payout ng emergency cash transfer para sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyong Paeng. Ginanap ang naturang payout sa NBC Gymnasium sa Capital Kalibo nitong October 19, 2023, kung saan nakatanggap ang mga benepisyaryo ng 5,070 pesos para sa partially damaged, abang 10,140 pesos naman para sa totally damaged. Ang mga benepisyaryo ay mula sa mga bayan ng Balete, Banga, Altavas, New Washington at bayan ng Kalibo. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, sina President Ferdinand Marcos Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian, at Congressman Chedorico Haresco Jr. Samantala, layunin ang naturang aktibidad na matulungan ang mga aklanon sa pamamagitan ng pagmimigay ng pinansyal na tulong. Eric Briones, Kalibo Cable News. VIP Borwanga, nagsagawa ng fire safety lecture para sa mga mag-aaral at guro. May detalye sa balita si Jolene Sales. Nagsagawa ng fire safety lecture ang Borwanga Fire Station personnel para sa mga mag-aaral at guro ng Borwanga Vocational School nitong 14 ng Oktobre. Ito ay bahagi sa isinagawang School-Based Girl Scout of Philippines ng naturang paaralan. Maliban dito, itinuro rin ang tamang paggamit ng fire extinguisher para maging handa ang mga estudyante sakali man magkaroon ng sunog sa paaralan o kung saan mang lugar. Layunin ng aktibidad na ito, nadagdagan pa ang kaalaman ng mga estudyante patungkol sa sunog at kung paano maaapula ang apoy gamit ang fire extinguisher. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Government nagsagawa ng awarding ceremony ng 2023 Search for the Most Senior Citizens Friendly Municipality. Nagsagawa ang Aklan Provincial Government ng awarding ceremony ng 2023 Search for the Most Senior Citizens Friendly Municipality na ginanap si Governor Corazon Cabagnat Memorial Tourism and Training Center nitong October 18, 2023, kung saan ang naturang aktividad ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Elderly Filipino Week, kung saan naging highlight sa selebrasyon ang awarding ceremony sa mga munisipalidad sa probinsya ng Aklan. Kaugnay nito, dumalo sa naturang awarding ceremony ang iba't ibang sektor at individual na nagpaabot ng kanilang pag-alala at pagmamahal sa mga senior citizen. Samantala, inihayag din ng Aklan Provincial Government ang karagdagang proyekto kung saan makakabinipisyo ang mga senior citizens. Ito ay sa ilalim ng administrasyon ng Aklan Governor Jose Enrique Choen Miraflores. Eric Briones, Kalibo Cable News. DSWD-6 na nagpaabot ng tulong sa isang pamilya matapos may ulat na namatay ang isang miyembro ng pamilya sa Israel. May detalye sa balita si Jolene Rosales. Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamilya ni Loretta Villarin Alacre ng Cadiz City sa Negros Occidental. Ito ay matapos may ulat na namatay dahil sa armed conflict sa Israel. Ayon kay Assistant Regional Director for Operation Arwin Razo, nasa kabuuang 40,000 na tulong ang nailabas sa ngayon para sa pamilya ni Loretta. Ito ay binubuo ng food assistance at cash assistance para sa kanyang mga pamangkin na nasa kolehiyo at sa kanyang kapatid na solo parent. Maliban dito, pinag-iisipan din ng tanggapan ang pagpapaabot ng tulong pangkabuhayan sa malapit na pamilya. Nakikipag-ugnayan naman ang mga tauhan ng Crisis Intervention Section sa pamilya para magbigay ng karagdagang tulong. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, ito latest weather update sa subong adlaw Friday, October 20, 2023. Shear line ang ga-apekto sa Central Luzon, kag northeasterly wind flow naman dayon ang ga-apekto sa Northern Luzon. Meanwhile naman, drisa atin sa Western Visayas, maging generally fair weather makita. Pero expect naman gaya pa ng isolated yung mga pag-ulan, panginlat, kapanggob, tugay ni sa localized thunderstorm na binigay sa hapon kaysa kagabihon naton. Mahina tub-tub kasarangan sa direksyon ng amihan na sidlangan,
tubtob na sa Ilangan. Para sa hahanay natin sa Western Visayas, mahanay tubtob ka sa Alam din para sa mga balod natin sa atong kadagatan. Forecast ng temperature natin generally, 26 degrees, 33 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5:30 PM karon sa gabi, kabubutlakin siya 5:39 AM buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang atong official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na itong mga official social media accounts, halin din sa Lilo Dr. Reader Station, Pagasa Visayas DST, ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones, at ito ang Kalibo Cable News.